Arestado ang tinuturong CEO ng isang auto trading company matapos ang panang kasong estafa. Let's go! A syndicated estafa ng ilang naging kliyente nila. Tumaging humarap sa media ang akusado. Good day, another vlog na naman tayo mga kabong. Alright, so for this vlog, update, no? Hindi to April Fool's Day dahil April ngayon. Legit po talaga na nahuli na yung CEO ng DigiCars, si Ray Calleda. Sa si Ray, yan. So yun na, good news yan para sa mga nabiktima ng DigiCars. And doon sa mga nagsampa ng kaso, syempre magkakaroon sila ng justisya. Doon sa mga hindi nag-file ng kaso, mag-file na kayo ng kaso para somehow, di ba, makompensate kayo if ever na bayaran ni Ray Calleda. So, basta Ray nga eh, yeah. So yun nga pala, no, ako yung kauna ko na nag-content ng The Ark, DigiCars dito sa ano, sa YouTube channel, no? Sa YouTube, no? Pag-usapan natin for this vlog kung bakit parang networking din tong The Ark, DigiCars and pati yung Java Auto Trading, no? By the way, yung Java Auto Trading sarado na rin. Putukan na rin yung mga account niyan. So parang networking din siya, gawa ng pansinin nyo, no, ang yung itong si Ray, ang CEO ng DigiCars, dating sosyo yan ni ano, ni The Ark, ni Pastor Alburo ba 'yon? Nagtatago na rin. Ngayon, bumukod siya. Tayo siya ng sariling kumpanya, which is yung DigiCars nga. Kasi nakita niya, malamang na, uy, kumikita 'to ah. Sure investment 'to. Sure cash flow. Pero walang ROI. Tapos hindi ka makukulong. Parang naisip nila, uy, civil case, di ba? Kasi may kontrata yan eh, between The Ark, DigiCars, and Java Auto Trading. Dun sa mga investor nila, nagpapasok ng pera, which is in the form of 50% down payment dun sa SRP ng sasakyan or motor. 150,000 yung presyo ng motor ko. Yung kalahate nun ay ida-down payment namin sa DigiCars. Usually 5,950 ang aking binabayaran sa kasa ay magiging 950 pesos na lang per monthly na kinukuha nila sa mga iba't ibang kasa. So yung bakit naging networking ito, dahil yung mga networker ngayon, no, hindi naman natin nila lahat ano, kasi may mga networking talaga na talagang budol talaga. Kape, biruin mo kape, magkano lang kape, mamarkapan mo ng 300%, ang laking profit na, no? Package mo lang ng ano, ng ibang packaging, tapos ibang market mo lang, ibang lasing marketing, no, in the form of influencer, highest paid speaker, di ba? Talagang mapapaniwala ka rin talaga eh. So ito si Ray galing sa The Ark, itong si Java galing sa DigiCars, di ba? Parang mga ano, yung mga networker ngayon na dating nasa networking yung mga yan, tapos nakita nila, uy, okay ito ah, feasible, profitable yung ano, yung ganitong model ng business, di ba? Kasi usually yan, civil case in nature lang eh, pero in this time sa DigiCars, estafa and syndicated estafa. Yung estafa for individual lang yan, syndicated estafa is more than 5, no? 5 na tao na nag-connivance para makapag estafa ng malaking pera. So kaya syndicated estafa and no bail yan. Estafa under RPC 315, yung isa naman na
syndicated stapa with ito nga suspect and 8 others, siguro mga cohorts niya, with no bail recommended. Mabubulok sa bilangguan, lalong-lalo na ang daming customer ng DigiCars na nagpail ng kaso sa iba't ibang lugar. Payo ng pulisya sa iba pang nabiktima ng DigiCars Auto Trading Company, magsampa rin ng reklamo para mapalakas pa ang kaso laban sa akusado. So, mangyayari niyan habang nag-hearing, ilang hearing yan, daming kaso niyan, di ba? Kulong ka dun talaga. Yung tattoo mo dun, madadagdagan talaga yan dun. Siyempre, iba na treatment niya pag nasa loob ka, di ba? Hindi ka na CEO. Yan. So, yung mga networker, nakakita na opportunity yan para gumag-pioneer ng sariling networking company. Pansinin nyo, yung mga sikat kuno ng mga networking ngayon, galing din silang networking before. Nabudol din sila doon, na-scam din sila. So ngayon, scam sila. As nakita nila, pag sa networking kasi, overpriced yung product, di ba? Tapos, bibilin mo yon pagpapasok ka dyan, by the form of package. Naka-package yun. Yung kape na, sabi natin sa 100 piso, bibilin mo ng 200, 300 yun. Ang laking markup, di ba? Tapos yung kape nila, siyempre lalagyan ng anong uno, ng ganitong medicinal benefits, di ba? Nalagyan ng katas ng malunggay. Tanim ka na lang malunggay, maglaaga ka ng malunggay, di ba? Ayun na yun, goods na yun. So, kape ka, di, mura pa yung na-intake mo na kung anumang minerals na vitamins man yan, di ba? Ang nakakalungkot dito, subaybay ko yun, yung DigiCars, ang dami na PPM sa akin. From Mindanao, from far north, no? Mga doktor, engineer, police, mga teacher, naku, pumasok sa scam na yan, the ark na yan, naku. Ang iniisip ko naman doon, kaya medyo subtle pa yung the ark ngayon. Kasi yung the ark kasi, may company talaga yan, digital talaga ng kumpanya yan, nag-ooperate talaga yan, yung DigiCars na yan. Pinasok, nakita siguro nila, uy, magandang source of income to. Ngayon, ito si DigiCars naman, siguro dinimonyo, uy, okay din pala. Market nga natin ng sa social media. Kasi may mga YouTube channel yan, may mga tutorial yan, ha. Paano sumali dyan sa DigiCars? And then si Java Auto Trading naman, siyempre, gustong sumakay, gustong yumaman, kumuha pa nga ng mga abogado yan na endorser, comment nyo sa baba kung sino yung mga abogado na yan. Ang dami nagpo-promote ng Java Auto Trading bago nagsara yan. Parang parang yung The Ark kasi, legit na company yan talaga. Noon na kasi, nakita ko yung mga business permit yan, mga SEC. Nga lang, hindi sila authorized tumanggap ng investment. Kaya siguro, more on civil matter lang yan. Ito talagang DigiCars talaga, talagang harap-harapan talaga, budol talaga . Ay, stop ah. So, learning lesson yan sa mga, Pinoy, na walang zero interest, too good to be true. So, Lord. Tagal-tagal ko sa crediting collection, sa financing. Walang ganun. Kahit yung home credit, kahit yung credit card na zero interest na sinasabi nila, meron pa rin hidden charges yan. Too good to be true. Ano yun? Laway lang, walang binabayarang kuryente yung mga kumpanya na yan. Diba? Walang pinapasahod yan. Isipin nyo na lang. Yun na lang, yun ang isipin nyo. O kasi nyo, pumunta kayo sa mga legit na kasa, financing. Ito pa yung ito yung premise nila, ba't sila napasok dyan na. Kaya sila napasok sa The Ark, sa DigiCars, sa Java Auto Trading. Kasi nga daw, laka doon ng tubo. Ganun talaga kasi legit nga. Kasi may binabayaran tax yan. Pinapasahod ng mga tao.
nakakadagdag sa ekonomiya. Eh, ganun talaga. Sabihin na lang natin na ano na na okay, kumita sila. Siyempre may pinapasahod din ng mga empleyado. Sa mga isipin mo na nakatulong ka dun sa ano, di ba? Ekonomiya. May mga pamilyang nakakain araw-araw dahil sa kita ng company na yan. Di ba? Ganun na naisipin mo. Tsaka ano yan, ha? Shuttle mortgage law. Protektado yun ng ano, ng batas. Kaya nga, ang daming financing banko na magpo-prosper dahil nga, una-una, legal yan. Di ba? Eh kayo, gusto nyo makamura, ayan. Di ba? Nakakalungkot, mga professional pa naman, mga businessman, na nadali dyan sa DigiCars. Ay, nako. So, ayan mga kabang, ano, yung update ng ano, DigiCars sa CEO. Sayang ang tattoo. Sa kulungan, wala yan. Tattoo mo na yan. Yung mga coin na tattoo, hindi yan uso doon. Not unless kung yung tattoo mo ay planeta o rabbit, di ba? Ayun, medyo may dating yon sa loob. Pero yung tattoo mo, koi, isda, colored, nakakainin ka ng buhay doon. So yun lang, ano, susunod, pakabangan natin yung dark naman. Nakas na ba? Uy, manalate na ako. Yun lang mga kabang, see you the next video.